Good day po mga ka-faith friends! Kumusta na po kayo? It's me once again in our Faithbook We Reflect series. This is Alexis Malaluan at hayaan niyo po ako na maging kasama ko na naman kayong muli sa aking pagninilay. And our today's gospel is according to St. Matthew chapter 21 verse 23 to 27. Isang pagsubok o paghamon na naman po sa ating Panginoong Jesus ang ginawa ng mga punong saserdote at ng mga matatanda ng bayan. Tinanong nila si Jesus ng ganito, "Sa anong kapangyarihan ginagawa mo ang mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan na ito?" And that moment, he was a challenge to the religious leaders and was questioned for what he said and he did. Tumugon siya sa pamamagitan ng paglalagay ng isang katanungan sa kanila tungkol kay Juan Bautista. It asked them to look beyond externals and personal to their internal disposition. That is where conversion was called for. Before kasi ng gospel na ito, ito yung time na nagwala at naghalit ang ating Panginoong Hesukristo sa mga tao sa loob ng templo sa pagpapalayas niya sa mga tao na may iba't ibang aktibidades na hindi angkop na gawin sa tahanan ng kanyang ama ang lugar ng dalanginan, ang templo. Marami ang nagulat sa ginawa ng ating Panginoong Jesus hanggang sa inintriga at hinusgahan na naman ng mga punong saserdote at ng mga matatanda ng bayan ang kanyang ginawa. Ang sabi niya, o ang sabi nga ni Lord, "Huwag kang manghusga sapagkat madalas ang alam mo lang sa buhay ng taong hinuhusgahan mo ay ang kanyang ngayon upang kasalukuyang sitwasyon. Pero si Lord, alam ang kanyang kahapon at ang pwede nitong marating pagdating ng panahon, kung bibigyan nga lang ng pagkakataon." At ang isa pang puntos para sa pagninilay ay tungkol sa kapangyarihan or power. Paano ba natin nagagamit ang kapangyarihan kung naipagkakaloob sa atin ito? Sabi ng mga may kapangyarihan, what are we in power for? Is it according to the will of God? Ganito ba natin ginagamit ang ating mga kapangyarihan? Ito po ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ngayong araw na ito. At yan lagi po ang dalangin at samo ko sa ating Panginoon na yung mga napapagkalooban ng kapangyarihan, mabababan ito o mataas, ang ito ay gamitin lagi ng tapat, totoo, at laging naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ko nga dun sa mga kakilala kong mga politiko at mga lagi kong napapaalahanan ng sila, mas masarap maglingkod ang mga may kapangyarihan kung ang lahat ng ito ay totoo. Walang halong kasinungalingan, may kababaang loob at laging naaayon sa kagustuhan at kalooban ng ating Panginoong Jesus. Gawin din natin itong gabay para sa darating na paghahanda sa kanyang pagdating at pag-intay sa pagsilang ng ating tagapagligtas ngayong Kapaskuhan. And as I end this reflection, please join me as we pray. Almighty God, I believe Jesus has all authority. I want to live more and more each day under the authority, yielding to your will and doing your work in the world. In Jesus' precious and powerful name, I pray. Amen. That's all, faith friends. Now, if you like this video, you may download in our cell phone the apps of Facebook, both in iOS and Google Play. Please also like and subscribe this YouTube channel and hit the notification bell to be updated to any more upcoming videos. Salamat po! Ingat po tayong lahat! At maligayang Pasko po sa inyong lahat! Mag-iingat po tayo! God bless you all! God first!